Sobrang laki naman. Sobrang laki. Hindi yun nabubudol yung ate ko dito sa DR. I'm gonna spill the tea. Ang judgmental nila. Gusto kong magtanong ng price pero hindi talaga kami pinapansin ng mga SAs. Hindi ko afford, hindi ko afford the remote. Tapos tatapon-tapon lang sa airport. Oo, tapos hindi ko malagay sa travel. Hindi yung bigla kami nasa Solaire. After na yung mahagard-hagard sa ano. Yun talaga, oh. Prada. Fendi, my home. Oh my god. This bag is so nice. Hindi talaga. Wala na akong pambiling furniture. Makakapagintay naman. Pwede naman silang sasay. Hey you! Subscribe! Ang di mag-subscribe, di masarap ulam. Ang ganda nito talaga. Hindi ko masabing babalikan ko kasi seasonal siya. 102? Yes. 102 na siya. Naka-installment naman. Installment naman. Sa PDO. PDO holder ko sila. Video BPI. Mayroon ba kayong mga accessories na for me? Not for them. More of watches. Spare, sir. Mga watch. Pero mga rings, ganon. Wala pa masyado, sir. Let me check lang, sir. Ah, bakit ako bumibili ngayon? Merry Christmas. Which one? This one, the gold one. Hindi ako mapag-gold talaga. This one is nice. It has the monster eye. Kuya Fendi monster. This one, ring din to? Yes, sir. It's a ring. What size to? Medium. Oh, no. Yeah, at least with this one, you get the Jacquard fabric. Classic. So ayan, mag-shoutout muna tayo sa mga comments sa last video. So shoutout kay Glenn, Mark, Trisha, Chris, Benedict, Aliana, John Vic, Shizuku, Dale, Yoski, Bea, and lastly kay Frank. So ayan, kung gusto nyo ma-shoutout sa next video, mag-comment lang kayo down below ng luxury. So ayan, kung gusto nyo ma-shoutout, mag-comment lang kayo. And yeah, back to the video. 49. Wala na kayo nung brown? Brown we don't anymore. Meron kami pero iba yung color nung leather. This one kasi yung meron ako. Same lang sila yung price. Yes, sir. Pwede It's a statement piece, sir. Actually. Pero kakaiba yung FF baka niyan. Yeah, oo nga. It's a mas, something common. Yeah, we call this the Fendiness. Kasi baka pag sinabi kong babalikan ko, wala na siya next time. Hindi kasi ako din maingat. Mas panghihinayangan mo if binili mo tapos masisira siya sa storage. Exactly. Maraming ganun, sir. Nagka-crack me na yung leather nag-expire. Pero ang ganda sa yung soft junk yung malakas na rin. Kasi it's all black, wala na. Ginamitan na ako ng pinagbabawal ng technique. Maganda daw yung bag ko ngayon. Sige. Kaya yung balansiya, ganyan lang maganda eh. Ako rin mo. Card mo nga! Pero yun ako, wala, hindi ako BDO talaga. Sa'yo na, tapos sa'yo na lang magbaba. Yan. Ano? Ayoko makita ni mama. Ay, pera ko na lang. Magkano ba ito? Ano ba ito? Kaya ka ito eh. Uy, pera nyo ang card to. Kapag tek-tek na ito sa kanya. Yan nga. Ayan, yun yung mga kapatid mo.
sumunod sa iyo siya ako. Tapos pag sira, dali ko lang sa pinggang matanda. Ma'am, pumasok po. Buong ano, hoy. Pumasok. Yes. Yes. Ligtas si wallet. Ligtas ka. Wala nang bagong stock. Pwede niya i-check, sir. Kasi seasonal piece. Fall winter ba? 2022? Yes, sir. Yes, sir. 3 months to pay. 0% interest. Oh, okay. Kayang-kaya. Shopee tulong. Kailangan ko ng seryosohin ng review niyan. Hindi na ako magka-cutting. Kailangan ko na mag-review talaga. Merry Christmas. Kasalanan mo ito eh. Dinaladala mo ko dito. Dapat to. Shopee. Tulungan mo ako, please. Kailangan ko ng pera. Ang loko. Oo, kailangan talaga i-open yung sides para mag-crash yung phone. Wala ba siyang box? It doesn't come with a box. Pero I'll try my best. Request ako sa loob kung pwede mag-box. Nag-request si ate ng box kasi gusto ko talaga ng box. Minsan ako bumili sa store, so kailangan natin ng box. Sa lahat ng stores na pinuntahan namin, dito lang talaga ako naglakas loob mag-vlog kasi it feels like home. Pwede talaga. Sinasabi ko sa iyo kanina. Eh, nakabili pa ako. Alam niyo ba to? Tinanong ko kanina sa store, tapos nasa 200k na siya. Tapos nabili ko lang for like half the price. Okay lang na pre-love siya. At least, di ba? Nakatipid ako ng super laki kasi talaga sinasabi ko talaga dati, di ba? Kahit sa mga vlogs sinasabi ko. Dream lang talaga. Dream bag lang talaga to. Buti nabili ko siya at that price. Ito, this one, look oh. This one yung regalo sa akin ni ate ko. Yan. Nag-price increase na din siya. You only have a big box. Okay lang. Sobrang laki naman. Ita? Oh my god, ano eh. Oh, ito na. Ang laki ng paper. Thank you. Okay lang talaga. Okay lang. Masayang-masaya ako. Rocky. Yes, message na lang. So, ayan. Sige, thank you so much. Few items na with the Jacquard print. I'll let you know. Okay, thank you so much. Oh my god. Patay tayo niyan. Sobrang laki. Tapos ang liit lang ng bag ganyan. And now we're going to Prada. Ito yung mga bagong collection din. Pagawa ko yung page. Yeah nga, gusto kong gawa ni Mama. Hi, size me. Ito yung bag nung pinafollow kong TikToker si Gabby. Nice na itong triangle bag na to. I'll wait for it na lang sa pre-love market. Kasi I can't justify the price nung ano, yung ano nga, brand new price. So, yun. Natatawa talaga ang laki. Ang laki sobra. Ang laki ng bag. Ang liit lang talaga nung bag. Okay lang siya. Hindi siya pangit tignan. Ayos na eh. Ganyan kasi talaga yung mga yun. Oo, oh, ganyan yan talaga. Ito ba o black ulit? Hey, huwag ka na mag-black. Hindi pa mantin naman siya white. Hindi, ganyan talaga siya eh. Lambskin yeah, na kasi. Characteristic po ng leather. This one yung katulad nung kay Ate Jai. Jai Asuncion. Hindi yun nabubudol yung ate ko dito sa Dior. Kaya ko yung black. Mga gato? Oo, ma. Ika pa? Hindi, nag-mukbang kayo dyan. Ginawa yung mukbang place in Dior. Gusto ko lang talaga may babili. Tapos din na may damay mo pa ako. Hi, Jack. Hi. Ganito po yung itsura ng nabudol. 64. Hindi po siya halatang nabudol, guys. Nabudol. Kung card niya, kukunin ko. Ganyang kulay talaga? Oo, gusto kong gray. Gray? Wala kasi akong gray eh. Ayokong black. Tapos ganyang size? Mm-mm. Ay, oo nga. Parang pampas ko. May glitters nga siya. Di ba kayo tapos magmukbang niyan? Akala ko ako na matagal sa ano, sa Fendi. Mas matagal pa pala si Ate Joy. Ayun na. Yes! Let's go! Kailan niyo naman yung difference nung laki nito sa laki nun? Enjoy, super enjoy sa Solaire. First time ko dito sa Solaire talaga. This is my very first visit dito sa Solaire and I feel like last na to talaga. Ayoko na.
Here's the damage. Nabudol ka din, no? Chi-chi-chi-chi-chi. Hi guys, so it's the next day. Before I end this Solaire vlog, I just want to do a haul kasi I feel like, syempre, gusto natin din i-unbox yung aking purchase na ginawa doon sa Solaire. So here it is, papakita ko sa inyo. So here is the bag. Sobrang laki ng paper bag tsaka ng packaging, grabe. I would probably display this paper bag sa bahay ko nyan. Pero ayan, it comes in this massive Fendi box. Ayan siya. So if you guys know, Fendi is my favorite brand talaga. As in, number one siya sa mga favorite luxury brands ko. So, ayan. Ang happy ko, nakabili ako Fendi. Grabe naman. The unboxing experience. So, here's the bag itself. It's in this Fendi na dust bag. Ito na siya. Nabili ko na siya. So, it's just this Fendi-ness mini backpack or small backpack. Kasi may mas mini version pa nito. Na-love at first sight talaga ako dito. Kasi I wasn't planning on buying anything talaga that day. Kasi super biglaan lang nung trip namin to Solaire. Na-inlove ako sa kanya kasi kasha yung iPad mini. It just has these two front pockets here. So you could put important things dyan. What I love about this is unique yung FF niyang logo. It has a drawstring din pala. Nagulat din ako it has a drawstring. Tapos parang padded yung likod niya. Loko. Plus the strap is also padded. So very comfy to wear. Pwede ko siyang pang school actually. Sa loob, it just has a big compartment and itong zipper compartment. A one of a kind piece. Parang walang may ganito. Parang hindi kasi pinapansin ng mga tao tong bag na to. So when I saw it, na in love talaga ako. I bought the bag not because of the hype. Kasi walang hype tong Fendiness na line. Ayan! I'm so happy with this purchase and I feel like I'm gonna use it a lot. It's not a regular Fendi item. They only have one na lang dito sa Solaire. So I got it na. This is my very first purchase sa store talaga. Kasi you know, bumibili lang ako sa mga resellers, sa mga shopper, pre-love sites, ganon. Hindi ako bumibili ng brand new sa store talaga. So this is my very first experience. Tapos, ayun, super ganda ng experience ko sa Fendi. Kaya, natuwa talaga ako kahapon. Parang super happy ko. Ang babait ng mga SA doon. They were very accommodating but not pushy. We went to most of the stores there. Pinuntahan namin yung mga name brands. Dior, Louis Vuitton, Prada, tsaka Fendi. I'm gonna spill the tea. Sa Louis Vuitton, sa Solaire, grabe. Doon ko na feel yung judgment. Parang judge ang judgmental nila. Ano mga tao sa Louis Vuitton. Lalo na ngayon, parang trending yung kay Sharon Cuneta, yung hindi siya pinapasok sa Hermes, pati kay Regine Velasquez ata, and even Ray Hermar. Kakapanood ko lang ng vlog ni Ray Hermar last night about sa experience niya sa Chanel ng Singapore. Shock talaga ako na ganun yung treatment sa LV doon. So, that is one of my biggest fears pagbibili ng luxury sa mga luxury stores. Kasi yung judgment talaga, hindi maiiwasan. So, sa Prada talaga, as in walang pumansin sa amin. Gusto kong magtanong ng price pero hindi talaga kami pinapansin ng mga SA. So, na-disappoint ako sa Prada kasi I thought Prada was... Kasi si Prada, it's in the lower end in terms of price. I thought sa Prada, they would be more welcoming. Parang entry level kasi siya na luxury brand. Kami lang ang tao sa store pero wala pa din pumapansin sa amin. May gusto akong bag, yung triangle bag. Kaso sabi ko, I would wait for it na lang sa pre-loved market. Kasi hindi ako willing to spend that much kung ganun yung service. Nga pumunta ako sa Fendi and I had a lovely experience. Super bait na mga SAs doon. As in, they were so welcoming. That was my experience. Grabe, totoo pala yung discrimination, yung judgment sa mga ganito. Kala ko MME lang na pangpa-issue sa social media, pero totoo pala. So, I want to try din to shop at Greenbelt kasi never pa ako nakapunta ng Greenbelt. Ayun lang sa vlog na to. I hope you guys enjoyed it as much as I did kasi super enjoy talaga. Hi! No regrets with my first luxury experience kaya super saya ko. Sana nag-enjoy kayo sa video na to and if you did, make sure to give this video a big thumbs up. Subscribe and hit the notification bell para hindi kayo makamiss ng video ni Kuya Ced. And yun na nga, that's it for this video. Thank you guys for watching and always remember that it is okay to be a weirdo. Bye!